Ang mga gawa ng mga apostol. Mahal kong Theophilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagpilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal, at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, Ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subali tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa Kanya. At natakpan siya ng sulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol, buhat sa bundok ng mga olibo, na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Magalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita, Mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nabalita iyon sa buong Jerusalem. Kaya nga't ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika na ang kahulugan ay bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, Nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag ng tirhan ninuman. Nasusulat din, kampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya't dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang siya ay isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay inakyat sa langit. Kaya't iminungkahin nila ang dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Husto. Pagkatapos, sila'y nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol
kapalit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya't siya ay idinagdag sa 11 apostol. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga-Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bahay ng Sirene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Kreta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos?" Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, "Ano ang kaulugan nito?" Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, "Lasing lang ang mga yan!" Kaya't tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas, "Mga taga-Hudeya at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon, ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy, at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito. Gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, "Nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama. Hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya.
Dahil dito, natuwa ang puso ko at ang mga salita ko'y napuno ng galak at ang katawan ko'y mananatiling may pag-asa sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay. Dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing. At naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ng Kristo at ipinahayag niya ito ng kanyang sabihing, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nababag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya't tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahi ito. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalang. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon din lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila
naglalakad, lumulundag, at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Habang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, "Mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya? Dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan, niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob, ang kanyang lingkod na si Jesus, na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Kayong ipinasyan na nito na palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa pangyayaring ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. Mga kapatid, alam kong hindi ninyo nauunawaan ang inyong ginawa. Gayon din ng inyong mga pinuno. Sa ganitong paraan ay natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangang magdusa. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon, ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay. Ayon sa ipinahayag ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una, sapagkat sinabi ni Moises, "Mula sa inyo, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo na isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Ang lahat ng mga propeta, kasama si Samuel at ang mga kasunod niya, ay nagpahayag din tungkol sa panahong ito. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo, at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno, ng kanyang sabihin kay Abraham, 'Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lahi.' Kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya unang isinugo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masamang pamumuhay." Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. At iyon ang katibayan na sa mga taong bayan ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan, sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, "Mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesus Kristo na taga Nazareth, na inyong ipinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig
na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita nila Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi nila Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kaya ang dalawa ay pinalabas muna ng kapulungan at saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Hayag na sa buong Jerusalem na isang pampihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila at hindi natin ito maikakaila upang huwag nang kumalat ang balita tungkol dito. Pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kaninuman sa pangalan ni Jesus. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsalita o magturo pang muli sa pangalan ni Jesus. Subalit, sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring din namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang mahigpit at saka pinalaya. Ang lalaking pinagaling ay mahigit ng 40 taong gulang. Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbalak ng mga bagay na walang kabuluhan, naghanda para sa digmaan ng mga hari sa lupa, at nagtipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda noong una paman, ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Bigyan ninyo ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Paglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus at ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanikanilang lupa o bahay. At ang pinagbilhan ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang legitang taga Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin, anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Subalit, mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayuna naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa bago mo ipinagbili ang lupa? Hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawing iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos! Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya'y inilibing.
pagkaraan ng may tatlong oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro. Sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Opo, iyan lamang. Sagot ng babae. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa. At ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon di nabuwal si Sapphira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya't inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Maraming himalang ginawa ang mga apostol, napawang nasaksihan ng mga tao. Sa portiko ni Solomon, nagtitipon ang mga mananampalataya. Ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya kahit na pinupuri sila ng mga ito. Samantala, parami ng parami ang mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapan ng masasamang espiritu at gumaling silang lahat. Labis na nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niyang saduseo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa mga tao ang lahat ng bagay tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Kaya nang mag-uumaga na, pumasok sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. Nagtipon naman ang pinakapunong pari at ang kanyang mga kasamahan at tumawag ng pangkalahatang pulong ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at ng pamunuan ng Israel. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit ang mga ito ay wala na nang dumating doon ang mga kawal. Kaya't nagbalik sila sa kapulungan at nagulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang pintuan ng bilangguan at nakatayo roon ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nang marinig ito, nabahala ang mga punong pari at ang kapitan ng mga bantay sa templo. Hindi nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Siya namang pagdating ng isang taong ganito ang sabi, tingnan po ninyo, ang mga lalaking ipinakulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't pumunta sa templo ang kapitan kasama ang kanyang mga tauhan. Kinuha nila ang mga apostol, ngunit hindi sila gumamit ng dahas sa pangambang baka pagbabatuhin sila ng mga tao. Iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong pari, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong yan? Sinabi niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyalan ng tao. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus, na pinatay ninyo nang siya'y inyong ipinako sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan.
At nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng kapulungan nang marinig ito at nais nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang Pariseyong guro ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol at pagkatapos ay nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal mula nang lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala ng mga mamamayan at nakaakit din ito ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't ganito ang payo ko. Huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan at lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos. Sinunod nga nila ang payo ni Gamaliel. Pinapasok nilang muli ang mga apostol. At matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo ang mga Helenista. Sinabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang makasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng Espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Nang iharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ang mga alagad sa Jerusalem at maraming paring Hudyo ang naniwala sa magandang balita. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan. Kaya't nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magpatotoo laban sa kanya ng ganito. Narinig namin nilalayad na si Moises at ang Diyos! Sa gayon, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao
ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y sinunggaban nila at dinala sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi ng mga ito, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig namin sinasabi niya na ang templo raw ay gigibayin itong si Jesus na taga Nazaret at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa kapulungan at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. Si Esteban ay tinanong ng pinakapunong pari, totoo ba ang lahat ng ito? Sumagot si Esteban, mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia pa, bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anak at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Kaya't umalis siya sa lupain ng mga Kaldeyo at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya'y pinalipat ng Diyos sa lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Gayunman, hindi pa siya binigyan dito ng Diyos ng kahit na kapirasong lupa. Ngunit ipinangako sa kanya na ang lupain ito ay magiging pag-aari niya at nang magiging lahi niya. Kahit na wala pa siyang anak noon, ganito ang sinabi sa kanya ng Diyos, makikitira sa ibang lupain ang iyong magiging lahi. Aalipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Aalis sila roon at sasamba sa akin sa lugar na ito. At iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutuli bilang palatandaan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuli niya ito sa 8th araw. Ganoon din ang ginawa ni Isaac sa anak niyang si Jacob at ginawa naman ni Jacob sa 12 niyang anak na lalaki na naging mga ninuno ng ating lahi. Ang mga ninuno nating ito ay nainggit kay Jose, kaya't siya'y ipinagbili nila upang maging alipin sa Ehipto. Ngunit kasama niya ang Diyos at hinango siya ng Diyos sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos at pinagkalooban ng karunungan nang humarap siya sa Faraon, ang hari ng Ehipto. Siya'y ginawa nitong gobernador ng Ehipto at tagapamahala ng buong sambahayan ng hari. Nagkaroon ng taggutom at matinding paghihirap sa buong Ehipto at Kanaan. Maging ang ating mga ninuno ay walang makunan ng pagkain. Kaya't nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, pinapunta niya roon ang ating mga ninuno sa unang pagkakataon. Sa 2nd pagpunta nila, nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at nalaman naman ng Faraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Dahil dito'y ipinasundo ni Jose ang kanyang amang si Jacob at ang buong pamilya nito, 75 katao silang lahat. Pumunta nga si Jacob sa Ehipto at doon siya namatay. Gayun din ang ating mga ninuno. Ang kanilang mga labi ay dinala sa Shechem at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. Nang sumapit ang panahong para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, maraming marami na ang mga Israelita sa Ehipto. Sa panahong iyon, hindi nakilala ng hari ng Ehipto si Jose. Dinaya at pinahirapan ng hari ang ating mga ninuno at sa pilitan niyang ipinatapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Noon ipinanganak si Moises, isang batang kinalulugdan ng Diyos. 3 buwan siyang inalagaan sa kanilang tahanan at nang siya'y itapon, inampun siya ng anak na babae ng Faraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si Moises ay 40 taon na, naisipan niyang dalawin ang kanyang mga kababayang Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila, kaya't ipinagtanggol niya ito at napatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moises ay mauunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang 2 Israelitang nag-aaway at sinikap niyang sila'y pagkasunduin. Sabi niya, mga kaibigan, pareho kayong Israelita. Bakit kayo nag-aaway? Subalit tinabig siya ng lalaking nananakit at pinagsabihan ng ganito, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Nais mo rin ba akong patayin gaya ng ginawa mo kahapon doon sa Ehipsyo? Nang marinig ito ni Moises,
siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Midian. Doon ay nagkaroon siya ng dalawang anak na lalaki. Makalipas ang 40 taon, samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanyang nakita at nang lapitan niya ito upang tingnang mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal ang lupang kinatatayuan mo. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't isusugo kita sa Ehipto. Itinakwil nila ang Moises na ito ng kanilang sabihin, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Ngunit, ang Moises ding iyon ang isinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa mababang punong kahoy. Sila ay inilabas niya mula sa Ehipto sa pamamagitan ng mga himalang ginawa niya roon sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, ang Diyos ay pipili ng isa sa inyo at gagawing propetang tulad ko. Siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang at ng anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Sa halip, siya'y kanilang itinakwil at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. Sinabi pa nila kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin sapagkat hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto. At gumawa nga sila ng isang Diyos-Diyosan na may anyong guyang baka. Nag-alay sila ng handog at ipinagpista ang Diyos-Diyosang hinugis ng kanilang mga kamay. Dahil diyan, itinakwil sila ng Diyos at hinayaang sumamba sa mga bituin sa langit. Ayon sa nakasulat sa aklat ng mga propeta, Bayang Israel, hindi naman talaga ako ang tunay na hinandugan ninyo ng mga alay at mga hayop na pinatay sa loob ng 40 taon kayo'y nasa ilang. Sa halip, ang inyong daladala ay ang santuwaryo ni Molech at ang bituin ng inyong Diyos na si Refan. Dahil ginawa ninyo ang mga rebultong ito upang sambahin, dadalhin ko kayong mga bihag sa kabilapa ng Babylonia. Kasama ng ating mga ninuno sa ilang, ang toldang tipana na ipinagawa ng Diyos kay Moises ayon sa anyong ipinakita sa kanya. Minana ito ng kanilang mga anak at dinaladala habang sinasakop nila ang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa pangunguna ni Josue. Ito'y nanatili roon hanggang sa kapanahunan ni David. Kinalugdan ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo ng tahanan para sa Diyos ng Israel. Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanang iyon. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Sabi nga ng propeta, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tuntungan. Anong uri ng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? O anong lugar ang pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo ninyo! Ang mga puso at tainga ninyo ay parang sa mga pagano. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na lingkod na inyo namang ipinagkaluno at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinunod. Nagngit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo na marinig ang mga ito. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao
na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito. Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas. Panginoon, huwag mo po silang patanagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikat ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang masasamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang pinagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Dooy may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya'y isang dakilang tao. At pinapakinggan naman siya ng lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas sa lipunan. Ang lalaking ito, ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila! Sabi nila. Mahabang panahon ding sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka. Kaya't siya'y patuloy na pinapakinggan nila. Ngunit, nang sumampalataya sila, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin. At nang mabautismuhan, ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismohan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu'y ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sinamang patungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Sabi niya, sinagot siya ni Pedro. Naway mapapahamak ka kasama ng iyong salapi sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito. Sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos, pagsisihan mo ang kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin kanya sa iyong hangarin dahil nakikita kong puno ka ng inggit at bilanggo ng kasalanan. Sumagot si Simon, idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi ninyo. Pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon, bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan. Ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo
sa maraming nayo ng Samaria na kanilang dinaanan. Pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, "Pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem, papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon." Pumunta nga doon si Felipe. Samantala, isang yunuko na pinunong taga Ethiopia na ingat yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba at pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. "Sabayan mo ang sasakyang iyon." Utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, "Nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa?" Sagot naman nito, "Paano ko maunawaan ito kung walang magpaliwanag sa akin?" At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. "Siya ay tulad ng isang tupang dinagala sa katayan, tulad ng isang kuridirong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umimik kahit kaunti man. Siya ay inamak at pinakaitan ng katarungan. Walang sinumang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay." Nagtanong kay Felipe ang pinuno, "Sabihin mo niya sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba?" Simula sa kasulatang ito, ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, "Tignan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso." Sumagot ang pinuno, "Sumasampalataya ako na si Jesucristo, ang anak ng Diyos." Pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Cesarea. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo! Saulo! Bakit mo ako inuusig?" "Sino kayo, Panginoon?" Tanong niya. "Ako si Jesus, ang iyong inuusig." Tugon ng tinig sa kanya, "Tumayo ka at pumasok sa lungsod, at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig. Ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Sa Damasco,
ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias. Ano po iyon, Panginoon? Tugon niya, sinabi ng Panginoon. Pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Duwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga Hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, Placing his hands on Saul, he said, Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Yesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasakasama ng mga alagad sa Damasco at agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat nang nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila. Hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhin nakagapo sa mga punong pari? Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo. At walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintuang bayan para patayin. Ngunit nalaman niya ito. Kaya't isang gabi, inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang basket at ibinaba sa kabila ng pader. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit silang lahat ay takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, dinala siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa pangalan ni Jesus. Kaya mula noon, si Saulo'y kasakasama na nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nalaman ito ng mga kapatid, kaya't inihatid nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at matatag. At patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon. At sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. Naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga hinirang ng Panginoon. Pagdating niya sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Ineas. Ito'y isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Ineas, pinapagaling ka ni Jesu Kristo. Tumayo ka't iligpit mo ang iyong higaan. At agad siyang tumayo. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at sila'y sumunod sa Panginoon. Sa Hopa naman, ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita.
Sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Malapit lang sa hopa ang Lida, kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa hopa. Sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad, lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda. Umiiyak sila at ipinapakita ang mga damit at mga balabal na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong hopa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Maraming araw ding nanatili si Pedro sa hopa, sa bahay ng isang tagapagbilad ng balat ng hayop na nagngangalang Simon. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya'y matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang alas tres ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag, "Cornelio." Tumingin siya at takot na takot na nagtanong, "Ano po iyon?" Sumagot ang anghel, "Nasiha ng Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa hopa upang sunduin ang isang taong nagangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat." Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng dalawang utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos, pinapunta sila sa hopa. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa hopa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon, siya ay nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabiting sa apat na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, "Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain." Ngunit sumagot si Pedro, "Hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin." Muli niyang narinig ang tinig, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos." Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman ang mga isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at noon ay nasa may pintuan na sila. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, "Tingnan mo, may tatlong lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka't huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila." Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Ano ba ang sadya ninyo?" Sumagot ang mga lalaki, "Pinapunta po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo." Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya ay sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga-Hopa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Dooy, naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba.
Ngunit, sinabi ni Pedro, "Tumayo ka. Ako'y tao ring tulad mo." Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong natitipon doon. Sinabi niya, "Alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat dapat pakitunguhan ang sinuman. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nagatubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo." Sumagot si Cornelio, "May apat na araw na ngayon ang nakakalipas. Bandang alas tres din ng hapon. Habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, 'Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa dukha. Ipasundo mo sa Hopa si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat, kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao at sa inyong kagandahang loob ay pumarito kayo. Ngayon ay naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng ipinapasabi ng Panginoon." At nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazareth at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng Diablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya'y pinatay nila. Siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta na maging hukpahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga Hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig?" At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili paroon ng ilang araw. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudeya na may mga Hintil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro'y pumunta sa Jerusalem, tinuliksa siya ng mga kapatid na naniniwalang dapat tuliin ang mga Hintil. "Bakit ka pumasok sa bahay ng mga dituling Hintil at nakisalo pa sa kanila?" Tanong nila, kaya't isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. "Ako'y nasa lungsod ng Hopa at nananalangin ng magkaroon ako ng isang pangitaing. Mula sa langit ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nagutos, 'Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain.' Subalit, sumagot ako, 'Hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin.' Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, 'Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos.'
Tatlong ulit na nangyari iyon. At pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin, buhat sa sesarya. Sinabi sa akin ng Espiritu na sumama ako sa kanila kahit sila'y mga hintil. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito. At pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Hopa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Nagsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng nangyari sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob, na tulad ng ibinigay niya sa atin, noong tayo'y manalig sa Panginoong Hesukristo, sino ako para hadlangan ang Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuliksa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hintil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay. May mga mananampalatayang nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban na nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Ipinapangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit, may kasama silang ilang mga taga-Cyprus at mga taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay ipinangaral din sa mga Griego ang magandang balita tungkol sa Panginoong Hesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at sumunod sa Panginoong Hesus. Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan, ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Nang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon noong kapanahunan ni Emperador Claudio. Napagpasyahan ng mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea ayon sa kakayanan ng bawat isa. Ganoon nga ang ginawa nila. Ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga matatandang namumuno sa iglesia sa pamamagitan ni na Bernabe at Saulo. Nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakit. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkadakit kay Pedro,
Siya'y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tig-aapat na kawan. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabi, bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid-piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka. Sabi ng anghel, nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas. Sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel. Ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya'y pangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pinto ang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Noon natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan, na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Rhoda na isang katulong upang tingnan kung sino iyon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro. Dahil sa tuwa, ay tumakbo siyang papasok ng bahay nang hindi pa nabubuksan ang pinto at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Nahihibang ka! Sabi nila, ngunit iginiit niyang naroroon nga si Pedro, kaya't sinabi nila, anghel niya iyon! Samantala, patuloy na kumakatok si Pedro nang buksan nila ang pinto. Nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Sila ay sinenyasan niyang tumahimik. Pagkatapos, isinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid. Sabi pa niya, pagkatapos, umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap ni Herodes si Pedro at nang hindi matagpuan ay ipinasiyasat ang mga bantay at ipinapatay. Pagkatapos, umalis si Herodes sa Judea, pumunta sa Cesarea at nanatili roon. Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. Kaya't sama-samang lumapit sa kanya ang mga taga-Tiro at taga-Sidon upang makipagkasundo sapagkat sa lupain ng hari nang gagaling ang ikinabubuhay ng kanilang bayan. Nakiusap sila kay Blasto, ang tagapamahala sa palasyo, upang sila'y samahan. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang mga taong bayan. Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao! At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos, at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Samantala, patuloy na lumago at lumaganap ang salita ng Diyos. Nang matapos ni na Bernabe at Saulo ang kanilang tungkulin, bumalik sila sa Jerusalem kasama si Juan na tinatawag ding Marcos.
may mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding Maiting, Lucio na taga Sirene, Manaen na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea at Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo na. Dahil isinugo ng Espiritu Santo sina Bernabe at Saulo, ay nagpunta sa Seleucia at buhat dooy, sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Katulong nila si Juan sa kanilang gawain. Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Paphos. Natagpuan nila roon ang isang salamangkerong Hudyo na isang huwad na propeta. Bar Jesus ang kanyang pangalan. Kaibigan ito ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng Gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat nais niyang marinig ang salita ng Diyos. Ngunit sinalungat sila ng salamangkerong si Elimas. Ito ang pangalan ni Bar Jesus sa wikang Griego, upang hadlangan ang Gobernador sa pananampalataya. Si Saulo, na tinatawag ring Pablo, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig kay Elimas at nagsabi, "Ikaw na anak ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti, puno ka ng pantaraya at kasamaan. Hindi ka ba titigil sa pagbaluktot sa matuwid na landas ng Panginoon? Ngayon, paparusahan ka niya, mabubulag ka at pansamantalang hindi ka makakakita ng liwanag." Noon din, naramdaman ni Elimas na parang tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata. At siya ay naghanap ng taong aakay sa kanya. Sumampalataya ang Gobernador nang makita ang nangyari. At humanga siya sa katuruan tungkol sa Panginoon. Mula sa Paphos, naglayag sina Pablo hanggang sa Perga, sa Pamphylia. Humiwalay naman sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila hanggang Antioquia sa Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos basahin ang ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. "Mga kapatid, kung mayroon kayong mensaheng makapagpapalakas ng loob ng mga tao, maaari kayong magsalita." Kaya't tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at kayong lahat na may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang pumili sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa habang naninirahan pa sila sa lupain ng Ehipto. At sila'y inilabas niya doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Sa loob ng 40 taon, sila ay pinagtiisan niya sa ilang. Nilipol niya ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan at ibinigay sa mga Israelita ang lupain bilang paman. Naganap ang lahat ng ito sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang sa panahon ng propetang si Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos si Saul na anak ni Sis, isang lalaking mula sa lipi ni Benjamin. Naghari si Saul sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Sa angkan ng lalaking ito, nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Bago siya dumating, nangaral si Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo. Nang matatapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko at hindi ako karapat-dapat kahit magkalagman lamang ng kanyang sandalyas. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi nakilala ng mga taga-Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi rin nila naunawaan ang mga pahayag ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng pahayag na iyon
ng si Jesus ay hatulan nila ng kamatayan. Kahit na wala silang sapat na dahilan upang siya'y ipapatay, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y hatulan ng kamatayan. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, siya ay ibinaba nila sa krus at inilibing. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw, siya ay nagpakita sa mga sumama sa kanya sa Jerusalem, mula sa Galilea. Ngayon, sila ang mga saksi niya sa mga Israelita. Ngayon, ay dala namin sa inyo ang magandang balita na ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad niya sa ating na kanilang mga anak sa pamamagitan ng muling pagbuhay kay Jesus. Gaya ng nakasulat sa ikalawang awit, "Ikaw ang aking anak. Sa araw na ito, ako'y naging iyong ama." Tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan, ay sinabi ng Diyos, "Ipagkakaloob ko sa inyo ang mga banal at maaasahang pagpapala gaya ng ipinangako ko kay David." At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, "Hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan." Siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Subalit, ang muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Kaya't mag-ingat kayo upang hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo, kayong mga nangungutya, manggilalas kayo at mamatay, sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi ninyo paniniwalaan, kahit na may magpaliwanag pa nito sa inyo. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga relihiyosong hintil na nahikayat sa Hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Inggit na inggit naman ang mga Hudyo nang makita nila ang napakaraming tao. Kaya nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't sa mga hintil na lang kami pupunta. Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga hintil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa salita ng Panginoon at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit ang mga pinuno ng lungsod at ang mga debotong babae na kilala sa lipunan ay sinulsulan ng mga Hudyo upang usigin sina Pablo at Bernabe at palayasin sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila'y nagpunta sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Gayon din ang nangyari sa Iconio. Sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya. Gayunman, may ilang Hudyong ayaw sumampalataya. Sinulsulan pa nila ang mga hintil at nilason ang isip ng mga ito laban sa mga kapatid. Nanatili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe, at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatunayan ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Kaya't nahati ang mga tao sa lungsod, may pumanig sa mga Hudyo at may pumanig din sa mga apostol. Binalak ng ilang mga hintil at mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno, nasaktan at pagbabatuhin ang mga apostol.
Subalit, nang malaman iyon ng dalawa, sila'y tumakas papuntang Listra at Derbe na mga lungsod ng likaw niya at sa mga karatig na lupain. At doon sila nangaral ng magandang balita. Sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na ito mula pa nang ito'y isilang. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalatayang siya'y mapapagaling, tinitigan niya ang lumpo at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang likaw niya, "Nanawag sa atin ang mga Diyos sa anyong tao!" Tinawag nilang Zeus si Bernabe at si Pablo na may Hermes, sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus. Ang pari ni Zeus ay nagdala ng mga toro at mga kwintas na bulaklak sa may pintuan ng lungsod. Nais ng pari at ng mga tao na maghandog sa mga apostol. Nang malaman ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagit na sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan! Mga tao rin kaming tulad ninyo! We are bringing you good news! Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na iyan at manumbalik kayo sa Diyos na buhay na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. See? And everything in them. Sa mga panahong nakalipas, hinayaan niyang gawin ng lahat ng bansa anuman ang kani-kanilang maibigan. Gayunman, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sina Bernabe at Pablo na pigilan ang mga tao na sila'y alayan ng mga handog. Ngunit, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga taga-Listra laban kay Pablo, kaya't siya'y pinagbabato nila. Pagkatapos, siya ay kinaladkad nila sa labas ng bayan sa pag-aakalang siya'y patay na.
Subalit, nang dumating ang mga alagad at palibutan siya, tumayo si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagpunta sila ni Bernabe sa Derbe. Ang magandang balita ay ipinangaral nila Pablo at Bernabe sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, Iconio at Antioquia ng Pisidia. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad, sa bawat iglesia ay nagtalaga sila ng mga matatandang mamumuno. At matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sila sa Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay tumuloy sila sa Attalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila ipinagkatiwala sa pagkalinga ng Diyos para sa gawain kanilang natapos na. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong nagbukas siya ng pagkakataon sa mga hintil upang ang mga ito'y sumampalataya rin. At matagal silang nanatili roon kasama ng mga alagad. May dumating doon na ilang taong mula sa Hudeya at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. Mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang kapatid na taga-Antioquia upang ang suliraning ito ay isang guni sa mga apostol at sa matatandang pinuno ng iglesia. Isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria. Ibinalita nila roon na marami ng mga hintil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito namay labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matatandang pinuno at ng buong iglesia. Isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit, tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangang tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moises ang mga hintil na sumasampalataya. Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil at sila naman ay sumampalataya. Ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na sila'y tinatanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumasampalataya tayo na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus at gayon din sila. Tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasalaysay ni na Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hintil upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Ito ay sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat, pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kaniyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ang iba pang mga tao ng lahat ng mga hintil na tinawag ko upang maging akin. Ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Nagpatuloy si Santiago. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating pahirapan ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo.
sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga, at ang aral niya ay itinuturo sa bawat bayan. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatandang pinuno ng iglesia, at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni na Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaking iginagalang ng mga kapatid. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at ang matatandang pinuno ng iglesia, inyong mga kapatid, ay bumabati sa mga kapatid naming Hentil na nasa Antioquia, sa Syria, at sa Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan naming galing dito, kahit na hindi namin sila inutusan, at binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo, mga taong hindi nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito, sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo, at ng hayop na binigti, at huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan para sa ikabubuti ninyo. Paalam. At pinalakad nila ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa mensaheng nagpalakas ng kanilang loob. Sina Judas at Silas, na mga propeta rin, ay maraming itinuro sa mga kapatid na nakapagpasigla at nakapagpatibay ng kanilang pananampalataya. Ang dalawa'y tumigil doon ng kaunting panahon. Pagkatapos, sila'y pinabalik na taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. Ngunit, minabuti ni Silas ang manatili doon. Subalit, nanatili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia. At kasama ng marami pang iba, ay nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, "Balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ang salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila." Nais ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos, ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain. Sa halip, ito'y humiwalay sa kanila sa Pamphylia. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo, kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas at sila'y umalis matapos silang ipagkatiwala ng mga kapatid sa pag-iingat ng Panginoon. Naglakbay sila sa Syria at Cilicia at pinatatag ang mga iglesia roon. Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. May isang alagad doon na ang pangalan Timoteo. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama namay isang Griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon. Dahil alam nilang lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Sa bawat lungsod na kanilang dalawin, ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya't tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng mga iglesia at araw-araw ay nadagdagan ang kanilang bilang. Sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, papasok na sana sila sa Bithynia. Subalit, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya dumaan sila ng Mysia at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita.
Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samotracia at kinabukas ay sa Neapolis. Mula naman rooy, nagpunta kami sa Filipos, isang pangunahing lungsod na sakop ng mga Romano sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon, kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga-Tyatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Isang araw, nang kami papunta sa Pook Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito, "Ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos! Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas!" Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, "Iniuutos ko sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng iyan!" At noon din, lumabas ang Espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinarapangan ng ganito, "Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan natin mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila." Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili! Narito kaming lahat!"
Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buong niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Kaya't sinabi ng bantay ng bilangguan kay Pablo, "Iniutos po ng mga pinuno na palayain na kayo. Lumabas na kayo at umalis ng mapayapa." Go in peace. Subalit, sinabi ni Pablo sa mga kawal, "Ipinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nilitis, gayon kami mga mamamayang Romano, at ngayon palihim nila kaming palalayain? Hindi maaari! Silang pumarito at magpalaya sa amin." Ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo, at natakot ang mga iyon nang malamang sina Pablo at Silas pala ay mamamayang Romano. Kaya't sila'y pumunta sa bilangguan at humingi ng paumanhin sa dalawa. Inilabas nila sina Pablo at Silas at pinakiusapang lisanin ang lungsod. Pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagbilinan nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. Dumaan sina Pablo at Silas sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito'y may sinagoga ang mga Hudyo. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon. Sa loob ng tatlong magkakasunod na araw ng pamamahinga, siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila mula sa kasulatan. Ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, "Ang Hesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo." Naniwala at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila. Gayun din ang maraming kababaihang kinikilala sa lungsod at ang napakaraming debotong Griego. Ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya't tinipo nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason at pilit na hinanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Nang hindi nila matagpuan ang dalawa, kinalagkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw, "Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating! At sila'y pinatuloy ni Jason! Nilalawag nilang lahat ang mga batas ng emperador! Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalay Jesus!" Kaya't nagulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. Si Jason at ang kanyang mga kasama'y pinagmulta ng mga pinuno bago pinalaya. Nang gabi ring iyon, ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Subalit, nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Thessalonica na ipinapangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila'y nagpunta roon at sinulsulan ang taong bayan
upang gumawa ng gulo. Kaya't si Pablo'y dali-daling pinaalis ng mga kapatid at pinapunta sa tabing dagat. Ngunit naiwan sina Silas at Timoteo. Ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa kanya sa lalong madaling panahon. Habang sina Silas at Timoteo'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon, sa mga Hudyo at sa mga Hentil na sumasamba sa Diyos, at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Nakipagtalo rin sa kanya ang ilang mga pilosopong Griego na mga Epikureo at Estoiko. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na yan? Sabi ng ilan, sabi naman ng iba. Nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi nila iyon dahil nangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Siya'y isinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, "Maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Bago sa aming pantinig ang sinasabi mo, kaya't nais namin malaman ang kahulugan nito." Sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napakarelihiyoso sa maraming bagay, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi ninyo nakikilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat nakasalalay sa kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, bilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon, ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit, talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang muli niyang binuhay ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, "Nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito." At iniwan ni Pablo ang mga tao. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito sina Dionisio, nakaanib ng kapulungan ng Areopago, isang babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Korinto. Nakilala niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Emperador Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo. At dahil sila'y manggagawa ng tolda, tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya'y nagtrabahong kasama nila tuwing araw ng pamamahinga. Si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral
at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya ay salungatin at laitin ng mga ito, ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sina ni Pablo, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon, sa mga hintil na ako mangangaral. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ni Ticio Justo, isang hintil na may takot sa Diyos. Katabi ng sinagoga ang bahay nito. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay nanalig sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y nasa iyo, hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Kaya't nanatili siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng isang taon at kalahati. Subalit, nang si Gallio ay naging gobernador ng Akaya, nagsama-sama ang mga Hudyo sa pagdakip kay Pablo at pagdadala sa kanya sa hukuman. Pagdating nila doon, ay sinabi nila, hinihikayat ng taong ito ang mga mamamayan na sumamba sa Diyos sa paraang labag sa batas. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Gallio, kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatuwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya, kayo na ang bahalang lumutas niyan. Ayaw kong humatol sa bagay na iyan. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Kaya't si Sostenes na tagapamahala ng sinagoga ang sinunggaban nila at binugbog sa harapan ng hukuman. Hindi naman iyon pinansin ni Gallio. Pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Korinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpagupit siya ng buhok sapagkat natupad na niya ang kanyang panata. Sumakay siya sa barkong papuntang Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa at siya'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga naroon. Hiniling nilang tumigil siya roon ng mahaba-habang panahon, ngunit siya'y tumanggi. Sa halip, sinabi niya nang siya'y magpaalam sa kanila, babalik ako rito kung loloobin ng Diyos. Umalis siya sa Efeso, sakay ng isang barko. Pagdating sa Caesarea, pumunta siya sa Jerusalem at bumati sa iglesia. Pagkatapos, siya'y nagtuloy sa Antioquia. Tumigil siya roon ng kaunting panahon at pagkatapos ay muling naglakbay. Pinuntahan niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos. Siya'y taga Alejandria. Mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit hanggang sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Siya'y buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos, siya'y isinama nila sa kanilang bahay at dooy pinaliwanagan ng mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang pumunta sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob at sumulat sila sa mga mananampalataya sa Akaya na tanggapin si Apollos. Pagdating niya doon, malaki ang naitulong niya sa mga taong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay sumampalataya sapagkat nadaig niya ang mga Hudyo sa kanilang pagtatalo sa harap ng madla. Sa pamamagitan ng mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo.
Habang nasa Korinto si Apollos, tinahak naman ni Pablo ang iba't ibang dako ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. May natagpuan siya roon na ilang alagad at sila'y tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya?" Hindi po. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Tugon nila, "Kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo?" Tanong niya, "Bautismo ni Juan." Tugon nila, kaya't sinabi ni Pablo, "Binautismohan ni Juan ang mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumampalataya kay Jesus ang dumarating na kasunod niya." Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Humigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpabautismo sa loob ng 3 buwan. Si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at buong tapang na nagpapaliwanag sa mga naroon at hinihikayat sila tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit may ilan sa kanila na nagmatigas at ayaw sumampalataya at nagsalita pa ng masama laban sa daan sa harap ng kapulungan. Kaya't iniwan ni Pablo ang sinagoga kasama ang mga mananampalataya at nagpatuloy ng kanyang pangangaral araw-araw sa bulwagan ni Tirano. Tumagal si Roon ng 2 taon, kaya't ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Griego, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinanghasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, "Sa pangalan ni Hesus na ipinapangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyo, lumayas kayo!" Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 na lalaki ni Eseva, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit, sinagot sila ng masamang espiritu, "Kilala ko si Jesus, at kilala ko rin si Pablo, ngunit sino kayo?" At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Anupat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalitaan yon ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo o Hintil. Kaya't natakot silang lahat at pinuri ang pangalan ng Panginoong Jesus. Marami sa mga sumampalataya ang dumating at nagpahayag ng mga dati nilang gawain. Marami sa mga dating gumagamit ng mahika ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, sa patnubay ng Espiritu ay nagpasya si Pablo na maglakbay sa Macedonia at Akaya, papuntang Jerusalem. "Kailangan ko ring pumunta sa Roma pagkagaling sa Jerusalem." Sabi niya, pinauna niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto, 2 sa kanyang mga kamanggagawa, at siya'y tumigil sa Asya ng kaunti pang panahon. Nang panahong iyon, ay nagkaroon ng isang malaking kaguluhan dahil sa daan ng Panginoon. May isang pandaypilak na nagngangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang diyosang si Artemis. At ito'y pinagkakakitaan ng malaki. Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga taong ganito rin ang hanap buhay. Sinabi niya, "Mga kasama, alam ninyong sa gawain ito nagmumulang ating masaganang pamumuhay. Nakikita ninyo at naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablong iyan. Tinasabi niya ang mga Diyos na ginawa ng kamay ng tao ay hindi raw Diyos. At marami siyang napapaniwala, hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asya." "Not only that our trade will lose its good name, but also nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Hindi lang iyon, nanganganib din na ang templo ng dakilang diyosang si Artemis ay mawalan ng kabuluhan. At ang dakilang diyosa na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay hindi na igagalang." Pagkarinig nito, nagsiglab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan, "Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso!
kaya't nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod. Sama-sama silang sumugod sa tanghalan at kinaladkad nila roon sina Gaius at Aristarco. Mga taga-Macedonyang kasama ni Pablo sa paglalakbay. Nais sana ni Pablong humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. Nagpasugo rin sa kanya ang ilang kaibigang mga pinuno sa lalawigang Asya. Mahigpit siyang pinakiusapang huwag pumunta sa tanghalan. Magulong-magulo ang kapulungan. May sumisigaw ng isang bagay. At ang iba'y iba naman. Hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkatipon-tipon doon. Inakala ng ilang naroon na si Alejandro ang dahilan, sapagkat siya ang ipinungad ng mga Hudyo sa madla. Sumenya si Alejandro sa mga tao na tumahinig upang siya'y makapagpaliwanag. Subalit, nang makilala nilang siya'y isang Hudyo, sabay-sabay silang sumigaw sa loob ng 2 oras. Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso! Sa wakas, ang mga tao'y napatahimik ng isang opisyal ng lungsod at kanyang sinabi, mga taga-Efeso, sino ang hindi nakakaalam na ang lungsod ng Efeso ang siyang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis at ng banal na batong nahulog mula sa langit? Hindi maaaring pabulaanan ninuman ang mga bagay na ito. Kaya't huminahon kayo, huwag kayong magpabigla-bigla. Hindi naman nagnanakaw sa templo ang mga taong dinala ninyo rito. Hindi rin nila nilalait ang ating Diyosa. Kung si Demetrio at ang mga manggagawang kasama niya ay may reklamo laban sa kanino man, bukas ang mga hukuman at may mga pinuno tayo. Doon sila magsakdal. Ngunit, kung may iba pa kayong habol, maaaring pag-usapan iyan sa isang pagpupulong ng mga mamamayan na naaayon sa batas. Dahil sa nangyari ngayong araw na ito, maaaring maparatangan tayo na nanggugulo sa bayan at wala tayong maibibigay na dahilan o katuwiran sa kaguluhang ito. Pagkatapos, pinauwi na niya ang mga tao. Nang tumigil na ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Gresya. At nanatili doon sa loob ng 3 buwan. Aalis na sana siya papuntang Syria. Ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya. Kaya't ipinasya niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kanyang pagbabalik. Sumama sa kanya ang taga-Beryang si Sopater, na anak ni Piro. Gayon din sina Aristarco at Segundo na mga taga-Tesalonica. Si Gaius na taga-Derbe, si Timoteo at sina Tikiko at Trofimo na mga taga-Asya. Nauna sila at naghintay sa amin doon sa Troas. Kami naman ay sumakay sa barko mula sa Filipos pagkaraan ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. At dumating kami sa Troas ng 5 araw. Nanatili kami roon ng 7 araw. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpirapiraso ng tinapay.
Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi, sapagkat aalis na siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalay Yutiko. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Yutiko ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa ikatlong palapag na kanyang kinaroroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Nanaog si Pablo at niyakap ang binata. Sinabi niya, "Huwag kayong mabahala." Buhay siya. Muling pumanhik si Pablo. Nagpira-piraso ng tinapay at kumain. Pagkatapos, nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang mag-uumaga at saka umalis. Ang binata naman ay buhay na iniuwi at ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Sumakay kami sa barkong papuntang Assos. Doon kami magkikita ni Pablo ayon sa bilin niya sa amin, sapagkat nais niyang sa lupa magdaan papunta roon at hindi sa dagat. Nang magkita kami sa Assos, sumakay siya sa barkong sinasakyan namin at sama-sama kaming pumunta sa Mitilene. Mula roon, patuloy kaming naglakbay at kinabukas ay dumating kami sa tapat ng Kio. Nang sumunod na araw, dumaan kami sa Samos at makaraan ang isa pang araw ay dumating kami sa Mileto. Ipinasya ni Pablong lampasan ng Efeso upang huwag siyang maantala sa Asya, sapagkat ibig niyang nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga matatandang pinuno ng iglesyang nasa Efeso. Pagdating nila, ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling. Mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, buong kapakumbabaan at lumuluhang naglingkod ako sa Panginoon at nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nangingiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Hudyo o Griyego man, ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos, at manalig sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito, binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikita muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, wala akong pananagutan kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang
nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makapagpapatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak, o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. When he had said this, he knelt down with all of them and prayed. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak na yumakap at kumalik kay Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing, siya'y hindi na nila muling makikita at siya'y inihatid nila sa barko. Pagkatapos naming magpaalam sa kanila, kami naglakbay papuntang Kos. Kinabukasan, dumating kami sa Rodas at mula roon nagpatuloy kami sa Patara. Dinatnan namin doon ang isang barkong papuntang Phoenicia. Kaya't lumipat kami sa nasabing sasakyan. Dumaan kami sa tapat ng Cyprus na natatanaw sa gawing kaliwa. Nagpatuloy kami papuntang Syria. Ngunit huminto muna sa Tiro ang barko sapagkat magbababa roon ng kargamento. Hinanap namin ang mga alagad na naroon at nakituloy kami sa kanila sa loob ng 7 araw. Sa patnubay ng Espiritu, sinabi nila kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Nang dumating ang araw ng aming pag-alis, nagpatuloy kami sa paglalakbay. Kami ay inihatid nilang lahat, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak, hanggang sa labas ng lungsod. Pagdating sa tabing dagat, lumuhod kaming lahat at nanalangin. Pagkatapos naming magpaalam, sumakay na kami sa barko at sila'y nagsiuwi na. Mula sa Tiro, nagpatuloy kami ng paglalakbay at nakarating kami sa Ptolemaida. Kinumusta namin ang mga kapatid at tumigil kami doon ng 1 araw. Kinabukasan, tumuloy kami sa Cesarea, sa bahay ng ebanghelistang si Felipe, isa sa 7 lalaking hinirang noong una sa Jerusalem. Siya ay may 4 na anak na dalaga, napawang mga propeta. Makalipas ang 1 araw, dumating mula sa Judea ang 1 propetang ang pangalay Agabo. Pinuntahan niya kami. Kinuha ang pamigkis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Sabi niya, ito ang sabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito at siya ibibigay sa kamay ng mga hintil. Pagkarinig nito, kami naman at ang mga taga-roon ay nakiusap kay Pablo na huwag na siyang pumunta sa Jerusalem. Ngunit, sumagot siya, ano ang ginagawa ninyo sa pag-iyak ninyong iyan? Ay dinudurog ninyo ang aking puso. Handa ako, hindi lamang magpaghapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Tumigil na kami nang hindi namin siya mapigilan. Nasabi na lamang namin, masunod ang kalooban ng Panginoon. Makalipas ang 1 araw, gumayak kami at umalis papuntang Jerusalem. Sumama sa amin ang ilan sa mga alagad na taga Cesarea at dinala nila kami sa bahay ni Mnason na taga Cyprus kung saan kami makikituloy. Si Mnason ay matagal nang mananampalataya. Pagdating sa Jerusalem, malugod kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, kami ni na Pablo'y nakipagkita kay Santiago. Naroon din ang mga matatandang pinuno ng iglesia. Binati ni Pablo ang mga naroon at isa-isa niyang isinalaysay ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Nang marinig nila ito, sila'y nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo, alam mo kapatid, may 1,000 na ang mga Hudyong nananalig kay Jesus at silang lahat ay masigasig sa pagtupad ng kautusan. May nakapagbalita sa kanila na itinuturo mo raw sa lahat ng Hudyong naninirahan sa mga bansang Hentil na tumalikod sa katuruan ni Moises. At sinasabi mo raw na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak, ni sundin ang kaugalian ng mga Hudyo.
Ano ngayon ang nararapat nating gawin? Jack, na mababalitaan nilang dumating ka. Ito ang gawin mo. Mayroon ditong apat na lalaking may panata. Isama mo sila at tuparin ninyo ang paglilinis ayon sa kautusan. Ikaw na ang bahala sa magagastos. At nang sa gayon ay mapaahitan na nila ang kanilang ulo. Sa ganitong paraay, malalaman ng lahat na hindi totoo ang balita tungkol sa iyo, kundi sumusunod ka pa rin sa kautusan ni Moises. Tungkol naman sa mga mananampalatayang Hentil, nagpadala na kami ng liham sa kanila kung saan sinabi namin ang aming pasya. Sinabi namin huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti at huwag makikiapid. Kinabukasan, isinama nga ni Pablo ang mga lalaki at isinagawa nila ang seremonya ng paglilinis. Pagkatapos, siya'y pumasok sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang takdang panahon ng paglilinis upang maialay ang handog para sa bawat isa sa kanila. Nang matatapos na ang takdang pitong araw, si Pablo'y nakita sa templo ng ilang Hudyong taga-Asya. Sinunggaban nila si Pablo at inudyukan ang mga tao. Mga kababayan! Tulungan ninyo kami! Sigaw nila. Ang taong ito ang nagtuturo sa lahat saan man siya makarating ng mga bagay laban sa bansang Israel, laban sa kautusan ni Moises, at laban sa templong ito. Bukod pa yan, nagsama pa siya ng mga Hentil sa loob ng templo at nilabastangan niya ang banal na lugar na ito. Ganoon ang sinabi nila sapagkat nakita nilang kasama ni Pablo sa lungsod si Trofimo na taga Efeso. Inakala nilang isinama siya ni Pablo sa loob ng templo. Nagulo ang buong lungsod at dumagsa ang mga taong bayan. Sinunggaban nila si Pablo at kinaladkad palabas sa templo at agad isinara ang pintuan. Balak nilang patayin si Pablo, ngunit nabalitaan ng pinuno ng mga sundalo na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Kaya't nagsama agad ito ng mga opisyal at mga kawal at dali-daling nagtungo sa kinaroroonan ng mga tao. Pagkakita sa kanila, itinigil ng mga tao ang pagbugbog kay Pablo. Lumapit ang pinuno, dinakip si Pablo at ipinagapos ng dalawang panigala. Sino ang taong ito? Ano ang kanyang ginawa? Tanong niya, iba-iba ang isinisigaw ng mga tao. Dahil sa sobrang gulo ng mga tao, hindi maunawaan ng pinuno kung ano talaga ang nangyari. Kaya't ipinadala niya si Pablo sa himpilan. Pagdating nila sa hagdanan, si Pablo'y binuhat na ng mga kawal sapagkat naging marahas ang mga tao na sumusunod sa kanila at sumisigaw. Patayin siya! Nang ipapasok na si Pablo sa himpilan, sinabi niya sa pinuno, maaari ko po ba kayong makausap? Marunong ka palang magsalita ng wikang Griego? Tugon ng pinuno. Kung gayon, hindi ikaw ang Ehipsyong kailan lamang ay nanguna sa paghihimagsik at namuno sa 4,000 armadong lalaki sa ilang? Sumagot si Pablo, ako po'y isang Hudyo, tubo sa Tarso ng Cilicia at mamamayan ng kilalang lungsod na iyon. Ipinapakiusap ko sa inyo na ako'y payagan ninyong makapagsalita sa mga tao. Pinayagan naman siya ng pinuno, kaya't tumayo si Pablo sa baitang at sumenyas sa mga tao. At nang sila'y tumahimik, nagsalita si Pablo sa wikang Hebreo. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa aking sarili. Nang siya'y marinig nilang nagsasalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik. Kaya't nagpatuloy si Pablo. Ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarso sa lalawigan ng Cilicia. Ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinaggapos ko sila at ipinabilanggo, maging lalaki o maging babae. Makakapagpatotoo tungkol dito ang pinakapunong pari at ang buong kapulungan ng mga matatandang pinuno ng bayan. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. Kaya't pumunta ako roon upang dakpin ang mga kaanib ng daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem
nang nakagapos upang parusahan. Nang malapit na ako sa Damasco, magtatanghaling tapat noon, may biglang kumislap sa aking paligid na isang matinding liwanag mula sa langit. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusin?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako ang iyong pinag-uusig na si Jesus na taga Nazareth," tugon ng tinig. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" tanong ko. At tumugon ang Panginoon, "Tumayo ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa matinding liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko at dinala sa Damasco. Doon ay nakatira si Ananias. Siya ay tapat na sumusunod sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakita kang muli." Noon din, nakakita akong muli at tumingin ako sa kanya. At sinabi niya sa akin, "Pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang matuwid na lingkod at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo, at tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan." Nagbalik ako rito sa Jerusalem. At habang ako'y nananalangin sa templo, nagkaroon ako ng isang pangitain. Nakita ko ang Panginoon na nagsasalita sa akin, "Madali ka, lisanin mo agad ang Jerusalem, sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patotoo tungkol sa akin." Sabi ko naman, "Panginoon, alam na alam nilang isa-isa kong pinuntahan ang mga sinagoga upang ipabilanggo at ipahagupit ang mga nananalig sa iyo. At nang patayin si Esteban na iyong saksi, ako ay naroon at sumang-ayon pa sa ginawa nila. Ako pa nga ang nagbantay sa mga balabal ng mga pumatay sa kanya. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, 'Humayo ka, sapagkat isusugo kita sa malayo, sa mga hinti.'" Hanggang sa mga sandaling iyon, ang mga tao'y nakikinig kay Pablo. Ngunit pagkarinig sa huli niyang sinabi, sila'y nagsigawan, "Patayin ang taong iyan! Hindi siya dapat mabuhay!" Patuloy sila sa pagsigaw, sa pagsaboy ng alikabok sa hangin, at sa paghahagis ng kanilang mga balabal. Kaya't iniutos ng pinuno ng mga sundalo na dalhin si Pablo sa himpilan at hagupitin upang malaman kung bakit ganoon na lamang ang sigawan ng mga Hudyo laban sa kanya. Ngunit, nang siya'y magapos na nila ng panaling balat, sinabi ni Pablo sa kapitang naroon, "Ipinapahintulot ba ng batas na hagupitin ang isang mamamayang Romano kahit wala pang hatol ang hukuman?" Nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa pinuno at sinabi, "Ano ang gagawin mong iyan? Mamamayang Romano ang taong iyon." Kaya't lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, "Ikaw nga ba'y Romano?" "Opo," sagot niya. Sinabi ng pinuno, "Malaki ang ibinayad ko para maging mamamayang Romano." "Ngunit ako'y isinilang na mamamayang Romano." Sabi naman ni Pablo, kaagad lumayo ang mga magsisiyasat sa kanya. Natakot din ang pinuno ng mga sundalo sapagkat ipinagapos niya si Pablo. Gayong ito pala ay isang Romano. Nais matiyak ng pinuno kung ano nga ang paratang ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't kinabukasan, pinakalagan niya si Pablo. Ipinatawag sa isang pulong ang mga punong pari at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at iniharap si Pablo sa kanila. Tumingin si Pablo sa kanila at sinabi, "Mga kapatid,
Namumuhay akong malinis ang budhi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito. Pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo. Nasampalin ito sa bibig. Sinabi ni Pablo, "Hahampasin ka ng Diyos, ikaw na mapagkunwari. Nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan. Ngunit labag sa kautusan ang ipasampal mo ako." Sinabi ng mga nakatayo roon, "Nilalapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos." Sumagot si Pablo, "Mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari sapagkat nasusulat niya, 'Huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan.'" Nang makita ni Pablo na may mga Saduseo at mga Pariseo sa kapulungan, sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo at anak ng mga Pariseo. At dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, kaya ako'y nililitis ngayon." Nang sabihin ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduseo at nahati ang kapulungan, sapagkat naniniwala ang mga Saduseo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit, ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan na kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. "Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Anong malay natin? Baka nga kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel." Naging mainitan ang kanilang pagtatalo at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka magkaluray-luray si Pablo. Pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinapasok muli sa himpilan. Ginagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob kung paanong nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Kailangang magpatotoo ka rin sa Roma." Kinaumagahan, nagkasundo ang mga Hudyo at ang bawat isa ay sumumpa na hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng ganoon. Pumunta sila sa mga punong pari at sa matatandang pinuno ng bayan. At sinabi nila, "Kami ay sumumpang hindi kakain at hindi iinom hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya hilingin ninyo at ng kataas-taas ang kapulungan ng mga Hudyo sa pinuno ng mga sundalo. Nadasin muli rito si Pablo. Itahin na ninyong sisiyasatin ninyong mabuti ang kanyang kaso. At sa daan pa lamang ay papatayin na namin siya." Ang balak na ito'y nalaman ng lalaking anak ng kapatid na babae ni Pablo. Kaya nagpunta ito sa himpilan at sinabi kay Pablo ang balak na pagpatay sa kanya. Tinawag naman ni Pablo ang isa sa mga kapitan at sinabi, "Samahan nga po ninyo ang binatilyong ito sa inyong pinuno, sapagkat mayroon siyang gustong sabihin." Sinamahan nga ng kapitan ang binatilyo sa pinuno ng mga sundalo. Sinabi niya, "Tinawag po ako ng bilanggong si Pablo at pinasamahan sa inyo ang binatilyong ito, sapagkat may sasabihin daw siya sa inyo." Hinawakan ng pinuno sa kamay ang binatilyo. Dinala sa isang pabi at tinanong, "Ano ba ang sasabihin mo sa akin?" Sumagot siya, "Pinagkasundoan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyo na iharap si Pablo sa kapulungan bukas. At kunwari, sisiyasatin nila siya ng mas mabuti. Ngunit, huwag po kayong maniniwala. Tatambangan po siya ng mahigit sa 40 lalaki na nanumpang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay." "Huwag mong sasabihin kaninuman na ipinaalam mo ito sa akin." Sabi ng pinuno ng mga sundalo at pinauwi niya ang binatilyo. Ang pinuno ay tumawag ng dalawang kapitan at sinabi sa mga ito, "Maghanda kayo ng 200 sundalo at 70 kawal na nakakabayo at 200 kawal na may sibat upang magtungo sa Cesarea ngayong alas 9 ng gabi. Maghanda rin kayo ng mga kabayong sasakyan ni Pablo at ihatid ninyo siya kay Gobernador Felix. Ingatan ninyo siyang mabuti." At sumulat siya ng ganito sa kagalang-galang na Gobernador Felix, "Maligayang bati mula kay Claudio Lysias. Ang lalaking ito ay hinuli ng mga Hudyo at papatayin na sana. Nalaman kong siya ay isang mamamayang Romano, kaya't nagsama ako ng mga kawal at iniligtas siya. Sa hangad kong malaman kung ano ang sakda laban sa kanya, pinaharap ko siya sa kapulungan. Nalaman kong ang paratang sa kanya ay tungkol sa ilang usaping may kinalaman sa kanilang kautusan at hindi sapat na dahilan upang siya'y ipapatay o ipabilanggo. At nang malaman kong siya'y pinagtatangka ang patayin ng mga Hudyo, agad ko siyang ipinadala sa inyo.
Sinabi ko sa mga taong nagsasakdal na sa inyo sila magharap ng reklamo laban sa kanya. Sinunod nga ng mga kawal ang utos sa kanila. Kinagabihay kinuha nila si Pablo at dinala sa Antipatris. Kinabukasan, nagbalik na sa himpilan ang mga kawal at hinayaan ang mga sundalong nakakabayo na magpatuloy sa paglalakbay kasama si Pablo. Pagdating sa Cesarea, iniharap nila si Pablo sa gobernador at ibinigay ang sulat na dala nila. Pagkabasa sa sulat, tinanong ng gobernador si Pablo kung saan lalawigan siya nagmula at nang malamang siya'y taga-Silisya, kanyang sinabi, "Diringgin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasakdal sa iyo." At pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ng gobernador. Makalipas ang 5 araw, dumating sa Cesarea ang pinakapunong pari na si Ananias, kasama ang ilang pinuno ng bayan at si Tertulo na isang abogado. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang reklamo laban kay Pablo. At nang maiharap si Pablo, sinimulan ni Tertulo ang pagsalaysay ng mga parapang kay Pablo. Sinabi niya, "Kagalang-galang na Gobernador Felix, utang namin sa inyong mahusay na pamumuno ang kapayapaang matagal na naming tinatamasa, gayon din ang mga pagbabago para sa ikauunlad ng aming bansa. Ito'y kinikilala naming utang na loob at lubos namin kayong pinasasalamatan saan man at magpakailanman. Ngunit upang kayo ay huwag ng labis na maabala, mangyari lamang na kami pakinggan ninyong sandali. Natuklasan namin ang taong ito'y nanggugulo. Ginugulo niya ang mga Hudyo. Saan man siya magpunta, at siya'y isang pasimuno ng sekta ng mga Nazareno, pati ang templo namin ay tinangka niyang lapastanganin. Kaya hinuli namin siya. Hahatulan sana namin siya ayon sa aming kautusan. Ngunit dumating si Lysias na pinuno ng mga sundalo, at marahas siyang inagaw sa amin. Ang sabi niya ay sa inyo namin isakdal ang taong ito. Sa pagsisiyasat ninyo sa kanya, malalaman ninyo ang lahat ng paratang namin laban sa kanya." Nakiisa ang mga Hudyo kay Tertulo at pinatotohanan ang lahat ng sinabi niya. Si Pablo ay sinenyesan ng gobernador upang magsalita, kaya't sinabi niya, "Kagalang-galang na gobernador, nalalaman kong kayo'y matagal ng hukom sa bansang ito. Kaya't ikinagagalak kong ipagtanggol ang aking sarili sa harap ninyo. Wala pang 12 araw mula nang ako'y dumating sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak ninyo iyan kung kayo'y magsisiyasa. Minsan man, ay hindi nila ako nakitang nakikipagtalo kanino man sa loob ng templo o gumagawa ng gulo sa sinagoga o sa alinmang lugar sa lungsod. Wala silang maihaharap na katibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. Inaamin kong ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Subalit, naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, umaasa rin akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matuwid. Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. Ilang taon akong nawala sa Jerusalem at nagbalik ako upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Natapos ko nang tuparin ang paglilinis ayon sa kautusan at nag-aalay ako ng aking handog nang datnan nila ako sa templo. Walang maraming tao roon at wala namang gulo. Ang naroon ay ilang Hudyong galing sa Asya. Sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may nakitang anumang dapat iparatang laban sa akin. O kaya naman, magsabi ang mga taong naririto kung ano ang pagkakasalang nagawa ko nang ako'y iharap sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Gayunpaman, totoong isinigaw ko ito sa harap nila. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis sa harapan ninyo ngayon. Si Felix ay may sapat na kaalaman tungkol sa daan, kaya't ipinagpaliban muna niya ang paglilitis. Sinabi niya, "Hahatulan ko ang iyong kaso pagdating ng pinunong si Lysias." Pagkatapos, iniutos niya sa kapitan na pabantayan si Pablo. Subalit, huwag hihigpitan kundi hayaang dalawin ng kanyang mga kaibigan upang mabigyan siya ng kanyang mga pangangailangan. Makaraan ang ilang araw, dumating si Felix kasama ang asawa niyang si Drusilla na isang Hudyo. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan ang sinasabi nito tungkol sa pananalig kay Kristo Jesus. Ngunit nang magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagtitigil sa sarili at sa darating na paghuhukom, natakot si Felix. Kaya't sinabi niya,
makakalis ka na. Ipapatawag kitang muli kapag may panahon na ako. Malimit niyang ipatawag at kausapin si Pablo sa pag-asang susuhulan siya nito. Makaraan ang 2 taon, si Felix ay napalitan ni Porcio Festo. Sa hangad ni Felix, nabigyang lugod ang mga Hudyo. Hinayaan niyang manatili sa bilangguan si Pablo. Dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya at pagkaraan ng 3 araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Caesarea. Lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng mga Hudyo at itinulog ang kanilang reklamo laban kay Pablo dahil may balak silang tambangan at patayin si Pablo. Nagmakaawa sila sa gobernador na ipatawag ito sa Jerusalem. Sumagot si Festo, "Si Pablo'y nakabilanggo sa Caesarea at babalik ako roon sa madaling panahon. Pasamahin ninyo sa akin ang inyong mga pinuno. Kung totoong may kasalanan siya, saka ninyo siya isakdal." Nagpalipas pa si Festo ng 8 o 10 araw sa Jerusalem, saka bumalik sa Caesarea. Kinabukasan, umupo siya sa hukuman at nag-utos na iharap sa kanya si Pablo. Pagdating ni Pablo, pinaligiran siya ng mga Hudyong galing sa Jerusalem. Nagharap sila ng maraming mabibigat na paratang laban sa kanya. Ngunit, hindi nila napatunayan ang mga iyon. Sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili, "Wala akong ginawang laban sa kautusan ng mga Hudyo, nilaban sa templo o sa emperador." Nais ni Festo na pagbigyan ang mga Hudyo, kaya tinanong niya si Pablo, "Nais mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin?" Sumagot si Pablo, "Naririto ako sa harap ng hukuman ng emperador. Dito ako dapat litisin. Wala akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo. At iyan ay nalalaman ninyo. Kung ako ay lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dahil dito'y dapat akong parusahan ng kamatayan, hindi ako tututod. Ngunit kung walang katotohanan ng mga paratang nila sa akin, hindi ako dapat ibigay sa kanila. Sa emperador ako dudulog." Sumangguni si Festo sa kanyang mga tagapayo at pagkatapos ay sinabi, "Yamang sa emperador mo gustong dumulog, sa emperador ka pupunta." Makalipas ang ilang araw, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Bernice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, isinalaysay ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Sinabi ni Festo kay Haring Agripa, "Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Nang ako'y nasa Jerusalem, inireklamo ito sa akin ng mga punong pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko silang hindi kaugaliang Romano ang magparusa sa sinumang inireklamo hanggat hindi niya nakakaharap ang mga nagsasakdal sa kanya at naipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa paratang. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko siya sa hukuman. Nang tumayo ang mga nagsasakdal, hindi nila siya pinaratangan ng anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipaparatang nila. Ang pinagtatalunan nila ay tungkol sa kanilang reliyon at sa isang tao na ang pangalay Jesus na patay na. Ngunit iginigiit ni Pablo na buhay. Hindi ko alam kung paano sisiyasatin ang bagay na ito. Kaya tinanong ko si Pablo kung nais niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol siya at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang kaso. Dahil dito, pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Sinabi ni Agripa kay Festo, "Gusto kong mapakinggan ang taong iyan." "Mapapakinggan mo siya bukas." Tugon naman ni Festo. Kinabukasan, dumating sina Agripa at Bernice, kasama ang matataas na punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod. Buong karangyaan silang pumasok sa bulwagan ng hukuman at iniutos ni Festo na si Pablo'y iharap sa kanila. Sinabi ni Festo, "Haring Agripa at lahat ng naririto, narito po ang lalaking isinakdal sa akin ng mga Hudyo rito
at sa Jerusalem. Ipinagsisigawan nilang hindi siya dapat mabuhay. Ngunit sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Dahil nais niyang dumulog sa emperador, ipinasya kong ipadala siya roon. Subalit, wala akong tiyak na maisulat sa emperador tungkol sa taong ito. Kaya iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Haring Agripa, upang may maisulat ako pagkatapos na siya'y masiyasat natin. Sa palagay ko'y hindi nararapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ang mga reklamo laban sa kanya. Sinabi ni Agripa kay Pablo, "Maaari ka nang magsalita para sa iyong sarili." Iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. "Haring Agripa, itinuturing kong mapalad ako at sa harapan ninyo ako magtatanggol ng aking sarili laban sa lahat ng mga parating ng mga Hudyo, sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo. Kaya't hinihiling ko pong pagtiyagaan ninyo akong pakinggan. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa aking kamusmusan, sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na ang makakapagpatotoo kung kanilang gugustuhin na ako'y namuhay bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. At ngayon, nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako ring iyan ang inaasahan ng aming 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit-araw. At dahil sa pag-asa ring ito, Haring Agripa, ako'y pinaparatangan ng mga Hudyo. Bakit hindi mapaniwalaan ng mga naririto na maaaring muling buhay ng Diyos ang mga patay? Akala ko rin noong unay, dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga-Nazaret. At ganoon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Pinarusahan ko sila sa lahat ng mga sinagoga upang piliting talikuran ang kanilang pananampalataya. Sa tindi ng puot ko'y inusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari ng katanghali ang tapat habang kami naglalakbay. Nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumpa sa lupa. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan para mong sinisipa ang matulis na bagay." At itinanong ko, "Sino po kayo, Panginoon?" At kanyang sinabi, "Ako'y si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hintil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Dahil dito, Haring Agripa, hindi po ako sumuway sa pangitain mula sa langit. Nangaral ako, una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hinti. Ipinangaral kong dapat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos, at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo at pinagtangkaang patayin. Ngunit hanggang ngayon, tinutulungan ako ng Diyos, kaya't nakatayo ako ngayon dito at nagpapatotoo tungkol sa Kanya sa lahat ng tao, hamak man o dakila. Wala akong itinuturo
kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moises, na ang Kristo ay kailangang magdusa at siya ang unang mabuhay na muli upang magpahayag ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Habang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo, "Nababaliw ka na, Pablo! Sa sobrang pag-aaral mo'y nasira na ang iyong ulo." Ngunit sumagot si Pablo, "Hindi ako nababaliw, kagalang-galang na Festo. Ang sinasabi ko'y mga salita ng katinuan at pawang katotohanan. Nalalaman po ninyo, Haring Agripa, ang tungkol sa mga bagay na ito. Kaya malakas ang loob kong magsalita sa inyong harapan. Tiyak na hindi lingid sa inyo ang mga ito, sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo." Sinabi ni Agripa kay Pablo, "Sa palagay mo ba'y maihikayat mo akong maging Kristiyano sa loob na maikling panahon?" Sumagot si Pablo, "Maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko. Maliban sa mga tanikalang ito." Pagkatapos, tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernice, at lahat ng kasama nila. Lumabas sila at nag-usap-usap. "Ang taong ito'y walang ginawang anumang nararapat sa hatol na kamatayan o pagkabilanggo." At sinabi pa ni Agripa kay Festo, "Kung hindi lamang niya hiniling na dumulog sa emperador, maaari na sana siyang palayain." Nang mapagpasyahang dapat kaming maglayag papuntang Italia, si Pablo at ang ilan pang bilanggo ay ipinailalim sa pamamahala ni Julio, isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na Batalyon ng Emperador. Sumakay kami sa isang barkong galing sa Adramisio, papunta sa lalawigan ng Asya, at naglakbay kami kasama si Aristarco, na isang taga-Macedonia na nagmula sa Thessalonica. Kinabukasan, dumaong kami sa Sidon. Mabuti ang pakikitungo ni Julio kay Pablo. Pinahintulutan niya itong makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Mula roon ay naglakbay kaming muli. At dahil sa pasalungat ang hangin, kami namaybay sa gawing silangan ng Cyprus upang kumubli. Dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Pamphylia, at kami dumating sa Myra, isang lungsod ng Lycia. Ang kapitan ng mga sundalo ay nakakita roon ng isang barkong mula sa Alejandria papuntang Italia, at inilipat niya kami roon. Mabagal ang aming paglalakbay. Tumagal ito ng maraming araw, at nahirapan kami bago nakarating sa tapat ng Sinido. Buhat dito'y hindi namin matawid ang kalawakan ng dagat, sapagkat kasalungat kami sa hangin. Kaya't nagpunta kami sa panig ng Kreta na kubli sa hangin, sa tapat ng Salmone. Nahirapan kaming namaybay sa tabi hanggang sa marating namin ang pook na tinatawag na Mabuting Daungan na malapit sa bayan ng Laseya. Mahabang panahon na kaming naglalakbay. Mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno. Kaya't pinayuhan sila ni Pablo. Sabi niya, "Mga Ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon. At mapipinsala ang mga kargamento at ang barko. At mga nganib, pati ang buhay natin." Ngunit, higit na pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo. Dahil hindi mabuting tigilan ang daungang iyon kung panahon ng taglamig, minabuti ng nakararami na magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa pag-asang makarating sila sa Phoenix at doon magpalipas ng taglamig. Ito'y isang daungan sa Kreta na nakaharap sa hilagang kanluran at timog kanluran. Umihip ng marahan ang hangin buhat sa timog, kaya't inakala nilang maaari na silang umalis. Isinampa nila ang angkla at sila'y namaybay sa Kreta. Ngunit di nagtagal, bumugso mula sa tulo ang isang malakas na hangin na tinatawag na Hanging Hilagang Silangan. Hinampas nito ang barko at dahil hindi kami makasalungat, nagpatangay na lamang kami sa hangin. Nang makakubli kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na kauda, na isampa namin ang bangka ng barko. Ngunit nahirapan kami bago nagawa iyon. Nang maisampa na ito, pinalian nila ng malalaking lubid ang barko. Ngunit natakot silang sumagsad sa buhangina ng sirte, kaya ibinaba nila ang layag at kami nagpaanod na lamang. Patuloy na lumakas ang bagyo, kaya't kinabukas ay sinimula nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal naming dinakita ang araw at ang mga bituin. At hindi rin humuhupa ang napakalakas na bagyo. Kaya't nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa.
Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita. Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganitong pinsala. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang, mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Kaya lamang, mapapadpad tayo sa isang pulo. Ikalabing apat na gabi na noon na kami napadpad sa gitna ng dagat Mediteraneo. Nang maghahating gabi na, napuna ng mga mandaragat na nalalapit na kami sa Pampang. Gamit ang isang panaling may pabigat sa dulo, sinukat nila ang lalim ng tubig at nakitang may 40 metro ito. Pagsulong pa nila ng bahagya, ay muli nilang sinukat at nakitang may 30 metro na lamang. Sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-umaganasan. Tinangka ng mga mandaragat na tumakas mula sa barko, kaya't ibinaba nila sa tubig ang bangka at kunwari maghuhulog ng angkla sa unahan ng barko. Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kapag hindi na natili sa barko ang mga taong iyan, hindi kayo makakaligtas. Kaya't nilagot ng mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan itong mahulog. Nang mag-uumaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablo upang kumain. 14 na araw na ngayon kayo'y hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. Kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Hindi mapapahamak ang sinuman sa inyo. At pagkasabi nito, kumuha siya ng tinapay. At sa harapan ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Kaming lahat ay 276 na katao. Nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang kargang trigo upang gumaan ang barko. Nang mag-umaga na, nakatanaw sila ng lupa, ngunit hindi nila alam kung anong lugar iyon. Napansin nila ang isang luok na may dalampasigan at binalak nilang igawi doon ang barko kung maaari. Kaya't pinutol nila ang tali ng mga angkla at iniwanan ang mga ito sa dagat. Kinalag din nila ang mga tali ng timon at itinaas ang layag sa unahan upang ang barko'y itulak ng hangin papunta sa dalampasigan. Ngunit nasadsad ang barko sa parting mababaw. Bumaon ang unahan ng barko, kaya't hindi makaalis. Samantala, ang hulihan naman ay nawasak dahil sa kahahampas ng malalakas na alon. Binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang walang makalangoy at makatakas. Subalit, nais ng kapitan ng mga kawal na iligtas si Pablo, kaya pinagpawalan nito ang mga kawal. Sa halip, pinatalon niya sa tubig ang lahat ng marunong lumangoy upang makarating sa Pampang. Ang iba'y inutusan niyang sumunod na nakahawak sa mga tabla o piraso ng barko. At sa gayon, kaming lahat ay nakarating sa dalampasigan. Nang makaligtas na kami, nalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakabuti ng ipinakita sa amin ng mga taga-roon. Sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo namay namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga. Mula roo'y lumabas ang isang ahas dahil sa init. Tinuklaw nito ang kamay ni Pablo. Nang makita ng mga taga-roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, iyak na mamamatay tao ang taong iyan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng katarungan na siya'y mabuhay pa. Subalit, ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinintay nilang mamaga si Pablo
o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang masamang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng palagay. Siya ay isang Diyos! Sabi nila, ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio at malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at disenterya, kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang mga taga-roong may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang paalis na kami, ay binigyan pa nila kami ng aming mga kailangan sa paglalakbay. 3 buwan ang nagdaan bago kami nakaalis doon, sakay ng isang barkong nagpalipas din ng taglamig sa pulo. Kambal na Diyos ang pangalan ng barkong ito na nagmula sa Alejandria. Dumaong kami sa Siracusa at tumigil doon ng 3 araw. Nagpatuloy kami ng paglalakbay at dumating sa Regio. Kinabukas ay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Putyoli sa loob lamang ng 2 araw. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula roon, ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay hanggang makarating kami sa Roma. Nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin, kaya pumunta sila sa liwasang Apio at sa 3 bahay panuluyan upang kami salubungin. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang manirahan sa isang bahay kasama ang isang kawal na magbabantay sa kanya. Makaraan ang 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magtipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, kahit na ako'y walang ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Gayunman, wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. Nakagapos ako sa tanikalang ito dahil kay Jesus na siyang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo." Sagot nila, "Wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Hudea tungkol sa iyo. At sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, nais naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo. Sapagkat alam naming kahit saan ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito." Kaya't nagtakda sila ng araw. Maraming ang pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagsapit ng araw na iyon. Maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta. Sinikap niyang hikayatin sila tungkol kay Jesus. May naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanyang sinabi. Kaya nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap. "Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makikinig kayo ng makikinig, ngunit hindi kayo makakaunawa, at titingin kayo ng titingin, ngunit hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, tinakpan ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi, makakakita sana ang kanilang mga mata, makakarinig ang kanilang mga tainga, at makakaunawa ang kanilang mga pag-iisip, at magbabalik loob sila sa akin, at sila'y aking pagagalingin, sabi ng Panginoon." Idinagdag pa ni Pablo, "Sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga Hintil
ang kaligtasang ito na mula sa Diyos at diringgin nila ito. Matapos niyang sabihin ito, ang mga Hudyo'y umalis at mahigpit na nagtalo-talo. Nanirahan si Pablo sa Roma ng 2 taon sa bahay na kanyang inupahan at tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Siya'y buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Doctor. Go in peace. Grace and peace to you, Captain.